po na banal na misa dito sa ating barangay. Tatlong beses po tayo magbibisa sa isang taon. Una, nobena ho para sa ating piyesta pag January, tapos panahon ng Kwaresma, at saka ho bago magpasko. Kaya sa limang taon na lang po na nalalabi, sa akin pong pagpiging parish priest, we still have 15 times na magkikita-kita para po sa banal na misa with our street masses. At ito'y pagkakataon no, na magkita-kita po tayo, at least personally, at magkakilala po tayo para ating mapatunayan na ang nagbubuklod sa atin ay ang ating Panginoon. Sabi nga nila, kapag meron daw dalawa o tatlong nagkakatipon, lalo pa mga babae, kapag meron dalawa o tatlong nagkakatipon ng mga babae, ano ibig sabihin nun? Ha? Chismis. Wala akong sinabi, kaya nagkakilala ang kusin niya. Sabi ng Panginoon, kung meron dalawa o tatlo, kasama nila. O yun ang sinasabi niya. Kayo talaga, masado kayo na mga high context talaga kayo. Ha? Baka naman iba po, iba yung pinag-usapan nila. Okay. So some announcement po siguro na it's worth mentioning, worth telling, ay nagsimula na po sa ating parokya Sadlakbay Program. Pakiulit ka. Sadlakbay Program. Sadlakbay. Okay. Sabihin, baka isipin ninyo, sino yung santo yan? Diba? Merong San Nicolas, San Marcos, San Lakbay. Sino si Lakbay? Ito po ay pinag-isang dalawang salita na isang paglalakbay. So, sadlakbay. Ito po ang programa ng Archdiocese na tumutulong sa mga tao na nasa drug addiction. So, whether sila ay nagpapagaling na, whether sila ay nalulugbok pa, whether sila may kaso, ito po ang sadlakbay ay para sa kanila. Okay? Ito ay every Saturday, bukas, alas 9 ng umaga, diyan po sa ating simbahan. Kaya sana, hindi ko alam kung may record po, may listahan po ang ating barangay ng mga tao na nalulung sa drugs, na may kaso, na bilanggo at nakalaya ngayon, meron po programa ngayon sa simbahan. Halimbawa, yung pumunta, okay, alam mo, parang mga bayawak sila. Kapag nagsasalita na po, nakikita ko silang lahat parang mga bayawak. Ganun talaga. Ano yun? Kasi ito yung bibig. Dahil yung sabo, yung residue, yung sabo, whatever it is. Kaya, ang adik. Parang bayawak. Pero itong tatay na ito, ay, again, lumaya. May nawala na yung kanyang pagdidila. Hindi lang, nandun pa rin yung dila. Pero wala na yung, wala na po yung tongue twister. Wala na po. Yung kutis niya po, na dati po ay kutis addict, naging malinis, lumuso, no? At ito sa different. Kasi yung anak niya na gusto sumitok hang, this time ito ang sabi niya. Mga kapatid, sabi niya, ito pong tao ito, tatay ko po eh. Anak niya po. Kung dati gusto niyang patay na yung tatay niya, this time, he was proud, she was proud to be his daughter. So may mga kwento pong ganito na makita natin na may kapangyarihan po ang pagmamahal ng Diyos. Ng Diyos. The government does its best to rehabilitate, but it can only do so much kasi nga meron pong batas. Pero yung pag-ibig ni Kristo, iba po ang nagagawa. Sabi ko, kaya i-transform ito ang isang tao na wala ng patasa sa isang tao na nagiging buo. Kaya sana po, bukas, ay meron po kayong makausap. Di ko alam kung asawa ninyo, anak ninyo, o sa barangay.
na usually po meron po silang booklet na kung saan naka-record po rin na they have to do rehabilitation sa isang facility, which they don't like. Kasi kapag sa facility po, malayo sila sa kanilang pamilya. Doon lang sila nakakonfine. Pero kung sa Sandakbay, for 6 months, and regularly atin, baka po mawala ang kanilang record sa MTRC. Kasi yung mga kaso na po yan sa korte. So this is a chance para po sa kanila. Gusto ko silang maging mga maging kaibigan. Hindi ko sila husgahan, hindi ko sila mahusgahan. Dahil nandito po ako bilang parish priest. At iiwanan ko yung 99 para hanapin yung isa. Something like that. That's why I would like to connect itong sinasabi ko ngayon dito sa ating pong ebanghelyo na tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Dalawa ang pinakamahalagang utos, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At hindi natin pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang iyong kapwa. You cannot say na mahal mo ang iyong kapwa, okay, pero hindi mo mahal ang Diyos. Magkasama ang dalawang ito. To love God and to love the neighbor. Something like simba ng simba, sabihin natin sa pari. Misa ng misa, pero hindi naman ang liliwas. Hindi naman namimigay. Hindi naman madamot. Madamot siya. Sabihin, anong saysay ng pagsisimba o kaya pagmimisa kung wala itong extension kung sa o sa kapwa. Or pwede naman na matulungin naman sa kapwa na dilimos naman, pero let's say hindi naman ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi kasal halimbawa sa simbahan. Okay, so hindi pwedeng paghiwalayin yung kalooban ng Diyos at saka yung pagmamahal sa kapwa. Kaya nga ang pinakamahalagang utos, ito po ay summary ng 10 utos. 3 para sa Diyos, and then 7 para sa pakikipagkapwa. Pag napumunta kayo sa simbahan, makikita ninyo na yung meron dalawang tablets, yung 3 commandments dito, isa lang, dito sa isang tablet, tapos dito yung 7, sa another tablet, to say that there are only 2 greatest commandments. And these are to love God with all your heart, with all your mind, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself. Anak at inabay, umalo,
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanal. At sa pamamagitan ng Espiritu, ito'y buong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang kinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Sa krus at pagkabuhay, dahil natupos mong tunay. Oo, Jesus, namin mahal, ilitas mo kami talan. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapit mo ang iyong simbang naganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayunin ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagbilang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nagkagagaling ng utos sa turo ni Jesus, ipayag po natin ng lakas loob. Mapasa
Sa likha mong tanan.